guys. Ito nga, finally mag-open na tayo sa September 24, Sunday. Sabi, tagal din ang ating pag-atay eh, no? Kasi nag-start tayo sa August 21. More than na ano din, mga 1 month din halos ang ating improvement sa. Kung hindi dahil dun sa waterproofing sana sa taas, medyo maaga-aga sana tayo matatapos eh. Pero okay lang. For today, pupuntahan natin yung store. Last retouch natin, i-check natin kung ano pang mga pwede natin na ayusin o yung mga konting flaws sa mga gawa, kung may improve pa. Ngayon pala mag-start ang exciting part. Yung pag-improve natin sa store ay medyo madugo-dugo ng konti, ang operation ay mas madugo. Lalo na wala pa kaming masyadong nakukuwang sa palagi ng kuha naming tao. Karamihan kasi mga nag-a-apply masyadong overqualified eh. Kaya ang kailangan lang namin is yung taga-takal tsaka helper. Actually, hindi naman kung ang hanap namin eh. Although maganda pa rin yung may alam sa pagkain, sa pagluluto. Pero yung karamihan na nag-a-apply sa amin is overqualified. So isa pa lang yung nakukuha namin. Kaya kung medyo ano naman kayo, may experience kayo sa pagiging helper or sa canteen or wala pa kayong experience, send lang kayo ng resume sa tugangs.08@gmail.com. Hiring pa rin kami. Opening pala namin sa first day for every order ng kinalas, paksiw na baka or paksiw pares, meron tayong free clear gulaman. Itong clear gulaman, isa naman ito sa ating signature na magiging drinks. Flavored water ito na finermulate natin. Kumbaga iba't ibang flavor yung malalasahan mo dito. Then meron siyang gulaman. White gulaman naman yun. Basta pag natikman nyo to, kakaiba to. Ginawa rin natin to, pinag-combine natin iba't ibang flavor na papatok sa panlasang Pinoy. Itong clear gulaman, usually makikita nyo to sa mga Chinese resto. Ang flavor na nilalagay nila doon is either pandan, banana, depende. Pero sa atin, diba, meron tayong ginawang formulation para maging unique yung ating gulaman. And hopefully magustuhan nyo pag natikman nyo. Mura lang naman to. Marami is affordable to. Hindi ko muna i-disclose yung price kasi ang tugang space siya magre-release ng menu. So wait yun na lang. Basta lahat ng aming product is affordable. Ginawa namin lahat para maging affordable ang aming product. Abot kaya pang masa. Sana yung mga taga Antipolo or gustong dumayo, welcome naman kayo. You are very much welcome sa ating store. At hindi kayo magsisisi in case man nadayuhin nyo. Kasi wala kayong masyadong makikita ang kinalasan dito sa metro.
o Ranira Metro. Tapos yung amin pa eh sa special, hindi siya basta-basta lang na kinalas. Ito yung ginagamit sa ano, ginagamit sa mga basketball court na bay. Ito yun. Kasi umasos pa tayo ulit ng tiles o magpa-tiles ulit, abutin na naman ng ilang araw yun. Kasi titipagin to eh. So for now, samantagal, ito muna, door paint muna. Para magmukha namang malinis sa atin ano. Pauwi na tayo guys. Uling ratsada natin before the grand opening. Tapos, natapos natin ng second coating sa store, nung floor coating pala. Dapat ang gagawin namin dyan is yung wood plank yung ilalagay para tugma dun sa team. Kaso nga lang guys, medyo matatagalan pa. Aabuti na naman tayo ng ilang linggo. O di man linggo, pero ilang araw. E medyo ano na, masyado ng overdue na. Di naman sa nagmamadali tayo, pero okay na yun. Yun naman ginamit natin paint is yung pang basketball court. Maayos naman yung madikit, basta maganda yung pagkaka-paint mo, malinis yung surface, magaspang. Kasi pag medyo hindi magaspang yung surface, doon siya mahirapang kumapit. Pero as of now naman, wala pang 24 hours, sinubukan kong kiskisin yung isang part. Kasi medyo natatakot ako, baka hindi tumagal yung ating ginawa. Okay naman, nahirapan akong kiskisin ng kukupo. Yung isang part sa may gilid. Kasi natapos yun mga 4 p.m. eh. 4 p.m. or early 5 p.m. Kaya mag-aaral na ngayon, mag-8 na eh. Mga 4 hours na. Eh, 3 hours na. Okay naman siya. Hindi siya basta-basta natatanggal. Bukas, actually dapat ngayon, huli na eh. Ano na kami, pahinga muna bago ang grand opening eh. Pero bukas, konti na lang naman. Yung third coating na lang, kasi mas maganda kung may third coating siya eh. Kasi magiging busy yung part na yon. So yung ano naman, yung upuan, kasi nga tubular steel siya, lalagyan natin ng goma. Inaantay ko pa yung goma dumating, yung sa may paa niya na ilalagay. Para hindi siya magasgas. Yun na nga, at least talagang tapos na siya. Napo-focus na kami ngayon dun sa product. Baka yung product na ang gagawin namin. Kung meron pa kami kailangan ni Adyas. Saturday, lahat kami kakain ng product namin. Para ma-practice na rin yung paano ang preparation nila. Tuturo ko na rin sa kanila kung paano ang tamang preparation. Lahat-lahat. Pati yung isa namin nakuha na tao, yun, may tuturo na rin kung paano yung gagawin sa umaga, kung paano yung back up, paano ang pag-serve, paano ang sistema. Yan ipapractice namin by Saturday. Then by Sunday, actual ano na, nandun kami lahat, lalo na ako, kailangan nandun ako. Ako kasi nakakaalam. Pagdating sa product, ako rin yung nakakaalam, pati yung ginawa kong sistema, ako rin nakakaalam. Kaya kailangan ko talaga sila i-train muna. Pati yung mga partners natin, kailangan nandun tayo. Nandiyan
naman yung asawa ko, siya yung katuwang ko sa pag-train ng mga tao, pati ng ating mga kasosyo, para maging smooth ta. Though, based on my experience, wala naman talagang perfect na grand opening. Meron at merong tayong makikitang flaws sa sistema ang ginawa natin. Doon natin kukunin yung mga adjustment na gagawin in the near future. Okay lang naman. Normal lang yun. Lalo na matagal-tagal na kaming matagal-tagal na kaming wala sa food industry. Sa restaurant business, kaya na, matagal-tagal na rin. So kahit kaming dalawang mag-asawa, mag-a-adjust din. Kahit na meron na kaming ginawang magandang sistema para mapabilis ang pag-serving namin ng pagkain, mapabilis ang inventory, mapabilis lahat. Meron at meron talaga niyan na makikita tayo close sa ating sistema. Sana hindi pa kami kinakalawang, lalo na yung sa bagay, pag ano na kasi, pag nasa sistema na ng katawan mo, konting adjustment na lang. Pagluluto, kapag may order, matagal-tagal na rin kasi. Since 2019, 4 years na kaming hindi nagaganon. Hindi na kami nag-cook. Hindi na kami nagsiserve. More on online business kasi kami that time eh. Pero kahit pa paano masaya na rin kami. Nakabalik na kami sa totoong gusto namin. Yun yung pinakamahalaga. At hindi naman kami nag-iisa, hindi lang naman kami dalawa ng misis ko. Meron kaming katuwang. Diba? Yun yung masarap. Katuwang. Hindi kaaway ah. Grabe tong journey natin guys, no? Ilang days din. Ngayon magtatapos ang unang yugto ng Tugangs at mag-o-open ang pangalawang yugto. Pati itong vlog natin regarding sa store improvement ay magtatapos na rin today. Ang next na ibablog na natin is the operation na. Try natin na i-vlog yung how we prepare. Sana itong GoPro ko ilalagay ko sa katawan ko habang nagluluto tayo. Kasi for the first month or 2 months, baka tayo muna habang nagtitrain tayo ng tao. Then papakita natin sa vlog natin how we prepare, how we serve yung mga product ng Tugangs. Pero syempre, yung mga secret ingredients, hindi natin i-reveal. Kung paano lang namin i-serve, kung paano lang namin ilalagay sa ganito, sa ganyan. Andito na tayo sa EDSA. Gaga tayo muwi ngayon guys, so 8 PM pa lang. Inantay ko lang talaga matuyo yung pininturahan ko, yung pwede mo lang apakan. Pinalipas ko rin yung rush hour kasi pagod tayo tapos sasabay pa tayo sa mga traffic. So bagay, traffic pa rin naman. Anong bago?
Pero at least hindi katulad pag rush hour kasi talagang grabe ang traffic, kahit nakamotor ka nakakapagod. Mas komportable pa rin nasa sasakyan, yun nga lang matatagalan ka. Ang kinagandahan lang kasi ng sa motor, mabilis ang biyahe mo kumpara sa sasakyan. Nakakapagpahinga ka na maaga. Pero mas komportable ka sa sasakyan kasi nakaupo ka eh. Nakaano yung likod mo, nakasandal. Paano ba yan guys? Hanggang dito na muna tayo. Ito na ang ating huling vlog for the store improvement sa ating first branch ng Tugangs. See you sa ating pangalawang yugto o the operation na vlog ng Tugangs. Thank you sa mga sumubaybay, sa lahat ng nanood, hindi man ganun karamihan, pero at least nakakashare tayo ng journey natin na pwede rin naman i-apply sa buhay ng bawat isa. At sana may natutunan tayo, tayo pala, sa ating mga vlog, sa mga nakaraang araw. At thank you very much sa lahat ng nanood. God bless everyone. We are now signing off.